走马在哪？给他们种。Dari mana namanya hari? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? What's up sa inyo mga brother? So nandito na naman kami at meron na naman kami gagawing motor. So ayan, tuwan-tuwan na naman kami dahil kikita na naman kami. So ito nga pala, kasama ko pala si Boss Erwin at nandito na kami sa lokasyon kung saan nakatira ang customer. Ah, hello boss. Andito kami sa ano, sa may Dambana, sa may first gate. Saan po ba kayo? Ah, dito po mismo sa may Dambana talaga, nakakit na kami. Opo. Ah, nandun ba kayo sa highway? Oh, hindi kami makita ng ano, dito kami sa may parang arko. Ah, antay na lang kita rito. Sa may arko. Ano po, number 21 po ang dala namin tricycle. Sige po. Sige. Ayan na, papunta na raw dito. Ayan na, ito na yung may-ari. Na namin yung motor tricycle. Tingnan natin. Tol, kunin ko na itong gamit. Dali mo na lang. Sa akin ito. Sige, dyan na lang. Sa loob. Baka sa iyo mo dali. Ganda pala ng pwesto niya rito. Ano? Ah, ito. Teka na. So, panda rin natin. Pandarin mo Brad, tingnan natin. Ako si mo ano pinaano ko yung karayom nito, pina-adjust ko. Hindi pandar. Sa umaga na. Kailangan mo ito. Ano, kailangan ko kasi ng kasama, dalawa kami para mabilis, para makabiyahe ka agad. Hindi, kahit man di ako makabiyahe ngayon. Oo, bukas. Bukas na. Kasi yung iba kasi pag mag-isa lang, naabot pa ng bukas. Kasi ang mahirap kasi dyan yung ano eh, lilinis eh. Okay lang kung baklas ka bit. Pero kailangan kasi lilisin. O baga pulido yung gawa. So, paano boss? Pero ikaw yung bibili, may service ka naman ano? Ayun, sa kanya yung 119. Ah, okay. Ah, si ano, kapatid mo pala yun? Ah, gano'n. Siya nagsaga rin kasi si Hindi. Sige. Oo. Sige na, kayo lang. Ay, ito, bababay mo kayo na yan? Oo, oh, baba yan. Makakain na yan. Eh, gano'n na lang natin. Sige, gano'n na lang. Ang gagawin namin ngayon, tatanggalin muna namin itong upuan. Tapos itong tangke.
Tapos yung tornilyo dito para may baba natin itong makina. Ito isa. Tapos dito, is dalawa, pangalawa rito. Tapos yung engine support dito. Paklasin na natin yan. Size number ano yan? 14. Paklasin na natin. Na kasi nasabi ko, naibabala namin, napakabilis talaga namin gumawa. So sa mga magpapa-home service dyan, tawagan nyo lang ako at i-chat nyo lang ako para mapunta namin kayo. Yun nga lang mga brad, nung nabuksan na namin ito, napansin namin ang kanyang clutch housing ay umaalog. So okay pa naman yung clutch basket niya at ang gagawin dito ay rematch na lang. Na nga mga brad, hindi tayo nagkamali ng hinala ng kanyang connectorat ay bumigay na talaga ng tuluyan. Yan po ay model 2004 pa. So ngayon lang daw siya nabuksan. Ayan, kung mapapansin nyo, napakadumi po ng kanyang makina. Ang daming tagas. Ayan, tingnan nyo naman. Oh, yung ano na yan, yung housing na yan, yung magagamit pa yan, hindi pa naman talaga total yung sira yan. So ang gagawin namin dyan ay rematchin na lang. Ngayon, magpapalit din kami ng idle gear. Ayan, maluwag na po kasi ang bushing niya. So papalitan na rin yan. At yung lining na yan, papalitan na rin yan mga brad, kasi sunog na. Pati itong clutch spring, ang sabi ng mayari, palitan din daw ng pang Honda TMX155. Ito na mga brad, ito yung cylinder block niya. Ang sabi ng mayari, papalitan na lang daw ito. Ayan, wag na daw iparibor kasi magastos pa at baka lumaki pa ang gastos niya. So meron namang mabibili na cylinder block, isang set na yung Takasago cylinder block. So isang set na po yun, kasama na yung piston ring, piston. So set na siya, sasalpak na lang. So ito na naman ang ginagawa na namin ngayon ay nagiinit kami at nagiihaw kami ng crankcase. So dapat talagang initin yan mga brother, kasi pag hindi mo ininit yan, napakatigas mo talaga ng bearing ipasok. Talagang pupukpukin mo talaga siya ng malupitang pukpuk. Kaya ang naisipan namin, naiinitin na lang siya. Kasi alam nyo ba, na ang bakal kapag naiinitan ay nage-expand. Ayan, kapag lumalamig naman, ay hindi siya nage-expand, kumukuyukot siya. Charot, di nga, totoo talaga. Kapag ang bakal talaga naiinitan, ay nage-expand. Tapos yung bearing, ay may papasok natin ng mabilis at smooth. So nakikita nyo, pinupukpok ko ng rubber mallet ang katapat. Pumapasok na siya, di ba? Oh, ngayon, pag naipasok nyo na yung bearing, syempre, hindi naman kompleto kung hindi mo lalagyan ng langis para smooth ang kanyang pag-ikot. Ngayon, meron po yung lock. Ayan, lalagay nyo yung lock. Huwag nyo kakalimutan, ilagay ang lock. Kasi pag hindi nyo na ilagay yan, kakalas po yan. Pag kumalas yan, iingay na naman yung makina nyo. Kapag umingay yung makina nyo, kamot ka na naman sa ulo. Kasi gastos na naman, butas na naman ang bulsa, patay ka na naman kay commander. So ano ang mga brad, alam nyo mga brad, may mga nagko-comment kasi sa akin na ang kanilang motor daw bagong overhaul na, ginawa na lahat, gilastosan na nila lang malaki, pero makalampag pa rin daw, maingay pa rin daw, kaya sumasakit ito ang ulo nila at wala na rin silang gana magbiyahe kasi nga sira pa rin yung motor nila. So hindi pa rin sila satisfied sa gawa. So ganito kasi kami mga brad, kapag gumagawa kasi kami, kailangan malinis, pulido, kasi nga home service to eh. Eto kasi yung kagandahan sa home service, hindi nagmamadali, hindi nag-aliligaga, pulido, focus sa trabaho. Ganun mga brad. So sa mga gusto magpa-home service dyan, i-PM nyo lang ako sa Facebook page. So ito na mga brad, titingnan na natin. Itong clutch housing na to ay na-remarkin na, nalinisan na natin lahat. Ayan, meron pang natitira isang bearing na kailangan natin ikabit. Ayan, kakabit na natin yan. So malinis na yan lahat, kinutkot na namin. So hindi ko na pinakita kasi nga madali lang naman na magkutkot ng dumi. Yun nga lang, kailangan na talaga lang mahabang oras at pasensya. So yun mga brad, ngayon, ang gagawin namin ngayon dyan ay mag-assemble lang kami. So ilalagay na namin tong connecting rod o crankshaft. Ayan, ilalagay na natin yung mga brad. Na press na yan at bago ng connecting rod, smooth na naman ang kanyang andar. Kasi bago na naman ang connecting rod at bago din ang mga bearing. So ito mga brad, naikabit na natin ang transmission, ang main shaft at counter shaft.
So, shifting drum at yung pin. Ngayon, bago natin saraduan niyan, dikitan muna natin ng 101. So, kung mapapansin nyo, nalikitan ko na ng 101. At gagawin ko, nag-iihaw na naman ako ng bearing. Kasi nga, ipapasok ko rito ang sigun niyan. Yan. Baka nyo. Papasok na natin sigun niyan na yan. Para hindi tayo pukpok lang persalong pukpok. Dapat smooth lang. Para smooth lang din ang under niya. Yun. Ay, lumiyab. Sige nga. Ibig sabihin, mainit na yan. Ngayon, salpak lang natin. Ayan o. Ayan o. Diba? Napaka smooth. Bibitawan pa yan. Yun. Yun. Ngayon, mga brad, inaabot na pala kami ng ulan. Tingnan nyo naman, umulan o. So, hindi na namin pinakita yung magbuo ng mga tawag ito yung clutch housing, lining, clutch spring. So, shout out sa'yo, brad. Yan. Hindi na namin ipakita. Umulan eh. Hindi na mo naman ang baha. So, shout out nga pala sa kasama ko, si Boss Erwin. Kasama ko po yun sa Toda. Yan, sa mga magpa-pump service dyan, i-email na ako sa Facebook page. Mag-uusap tayo ito. So, ito na mga brad. Nagpalit tayo ng Takasago cylinder block. Ayan, ang bilhin niya rito ay 1,950. Ayan. Takasago kasi, kung ipaparibor niya pa to, mas lalaki yung gastos niya. Pero original to. Nga lang, walang budget yung mayari. Kaya hindi lang namin pinaribor at bumili na lang siya ng block. Cylinder block kasi kasama na yung piston, pati yung ring. So, isang set na siya. So, ito na kinabit natin. Siya papanda rin ano mayari. Dali mo, pre. Okay, kita mo, pre. Ayan na, okay na. Okay na. Ito pala, ano na to, na road test na to. Magkano inabot, pre, lahat? Lahat. 10,000, ha? 10K. Hindi, kasama labor. 12. Oh, 12,000. Palit bearing, connecting rod, pati cylinder block. Wag yung sigun yan, mahal yan. Ayun na. Alam pre, uwi na kami. Ako tatay, inaalap na ako dun eh. May sasabihin ko ba? Maraming salamat. Sa shoutout sa ano, kasi baka kayo gusto kong pati eh. Wala naman eh. Nasa Facebook na mamaya. Tapos nasa YouTube na to. Patay tayo dyan. Di pre, ano? Di.